So, kumusta mga ka-farmer choice? So, ngayon nandito tayo sa tanim kong atsal, yung Emperor F1. So, ngayon mga ka-farmer choice, ito yung tanim natin, yan. So, ngayon, schedule natin ng pag-aabono ng urea. Urea ang gagamitin natin, pero mga ka-farmer choice, itong tanim natin atsal ay nag-abono na tayo dalawang beses ng ng yara, nitrobor o calcium nitrate. So yan na siya. So 9 days ngayon, bali ito dalawang beses na natin tong na calcium nitrate. Yan na yung niya. Yan na yung standing niya. Yan na yung bulas niya. So ngayon schedule natin naman ang pag-abono ng urea. So ang gamit natin ngayong urea ay yung yara, yung Viking. So ngayon papakita ko sa inyo mga ka-farmer choice kung paano tayo mag timpla ng abono. So ito yung abono natin mga ka-farmer choice. Ayan. So ito yung balde natin. So itong balde na gamit natin mga ka-farmer choice, malaki to kaysa ng yung 16 liter. So ilalagay ko dito ngayon is yan. Isa't kalahating isa't kalahating lata ng sardinas ito. Yan mga farmer choice. Tapos yan mga farmer choice. Ito. Ito siya. Ito yung gamit natin. Humus. So nilalagyan ko siya ng humus. Yan. So isang kutsara lang yung gamit natin. Pero yung standard dito mga farmer choice ay dalawang kutsara. Yan. So ito na mga ka-farmer choice yung diniliot natin na abono at saka urea. So ito, ito siya. Diniliot na natin to. Tapos pag mag-abono tayo, bawat puno, isang lata nito. So ayun, may kasama ako doon na nag-abono na rin. So ganun yung proseso namin. Ito. So lagyan natin ng isang lata bawat puno. Bali ngayon nag-urea na tayo mga ka-farmer choice. Yung susunod natin ito is lingguhan na. So bawat linggo, sa susunod na linggo, magdilig tayo ulit ng itong urea. Pagkatapos noon na tayo complete. So yan po yung proseso natin mga ka-farmer choice. Yan. So bawat puno, isang lata. So tapos na tayong ka-farmer choice mag-abono na ginamitan natin ng humus at saka urea Viking ng ng yara. So yan na siya. So to ngayon 9 days mula pagkalipat tanim. So unang abono natin dito mga ka-farmer choice yara nitrobor. So dalawang beses, bali nung pangatlong araw nag-abono tayo ng yara nitrobor at saka yun sa pang-anim na araw. Ito siya ngayon, yan. So yun na natin. Tapos ngayon, pang-siyam na araw nag-abono tayo ng urea at saka humus. So pag nag-abono ako mga ka-farmer choice, kadalasan yan hanggat maaari naglalagay ako ng humus. So yung mga ka-farmer choice, yung unang abono at saka yung pangalawa na yara nitroboran yung gamit natin. So hindi tayo nakakagamit ng ng humus kasi naghihiwalay yung hindi sila compatible. So yung humus at saka yung calcium nitrate hindi nagsasama, kaya hindi natin
nalalagyan ng ano, ng humus, yung calcium nitrate. So ayan na siya. So sa susunod na pag-abono natin dito mga ka-Farmer's Choice, sa susunod na linggo, bali 7 araw mula ngayon, doon naman tayo mag-abono ng urea ulit sa ano, sa susunod na linggo. So urea tsaka humus. Pagkatapos niyan, mag-umpisa na tayo ng pag-abono ng complete o di kaya ano, winner. So baka yung gamitin ko dito mga ka-Farmer's Choice ay Yara Winner, tsaka haluan ko ng ano, konting calcium nitrate, yung Yara Nitrobor. Kasi mag-uumpisa na yung mamulaklak sa pag-apply natin ng complete o di kaya Yara Winner. Nangangahulugan yan, ito, itong tanim natin ay nag-uumpisa na yung mamulaklak. So ayan siya. Yan. So bali natapos na natin ito, bali 3,000 hills to lahat, lampas 3,000 na puno. So ito siya, ito na yung ano niya, ito yung itsura niya ngayon. Yan. So sa susunod na araw mga ka-Farmer Choice, ano natin dito, magpa-schedule tayo ng ano, yung uphilling, yung paglalagay ng ano, yan, bali yung puno niya, katulad dyan, ano yun natin ng ano, yan, bali uphilling tayo. Tapos tanggalin na natin tong mga damo, yan, tanggalin na natin yan. So schedule tayo sa mga susunod na araw para ano, medyo malinis yung natin dito, yung tanim natin. Ayan siya. So yung ano natin, yung gamit natin na ano mga ka-Farmer Choice na humus, ito pakita ko sa inyo. So ito siya. So wala tayong ano dito ha? Wala tayong ano, hindi natin, wala tayong bayad dito. So pinapakita ko lang sa inyo mga ka-Farmer Choice na ito yung gamit natin na humus. So mas marami kasing ano, maraming humus sa merkado. So ito, medyo mura kasi to. Ito yung gamit natin. So mayroong mga humus daw na nagsasabi na mas effective sila, pero medyo mahal naman. So ito, itong ginagamit natin, so mura siya. Yung mga nasa ano, merkado na sinasabi nilang ano, mabilis pagpabulas ng tanim, so may kamahalan, kaya hindi natin kaya. So tsaka tayo dito, yung pagkakaiba lang naman doon mga ka-Farmer Choice ay yung ano niya, yung humic acid niya doon mas mataas. Kaya ito na lang yung tsagaan natin. So yan mga ka-Farmer Choice, yan yung ano natin, yan yung ginawa natin ngayong araw dito sa tanim natin na atsal. So sana ano, magtuloy-tuloy yung ano niya, yung magandang tubo niya mga ka-Farmer Choice. So yan muna mga ka-Farmer Choice, hanggang sa muli.